Hey guys, what's up? Kumusta? And yun, so it's Saturday, and one of my friends here, si Luis. I'm going to Luis. This is my friend natin, si Luis. Luis S. Aguilar. Nakapa-shoutout at the same time, nakabili siya ng PCP from GBC. I'm going to record yung aming usapan. Alright, so usapan namin, pinag-usapan namin kung ano yung PCP niya, ano meron doon. So yun yung isi-share ko po ngayon sa ating channel. Right before we start, this is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines, and welcome po sa mga baguhan sa Airgun. This channel is for the newbies and also for the legendary ng mga Airgunners dito sa Pilipinas. yun. So hindi ko po nang pag-subscribe, I invite you to subscribe in our channel, Air Rifle Hobbies Philippines, by clicking the subscribe button para makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos nating gawa. And ma-notify po kayo. And you can join in our Facebook group, Air Rifle Hobbies Philippines, Facebook official group natin. Right? So pagpatuloy, yun. Last na pag-usapan namin is that sabi niya sa akin, masarap daw itamag yung kanyang airgun. Alright? Tagos yung bala lakas. Right? Sabi ko sa kanya, anong airgun mo? Wait, nabili mo na? Astig, ilang yards kaya? Yung usapan namin guys, kasi last time meron minipila sa kanya na isang mahilig din sa airgun. Kasi yung kilala niya is maraming airgun. From, I think, 5 na airgun. Yung mga airguns na yun is that high quality and mahal na mga airgun. Parang sa kanya, it's worth like 180,000 yung most parang sagad na nagastos ng may-ari. So, kasi marami ng airgun niya, nag-upgrade yung may-ari. So, binenta niya yung airgun dito sa kaibigan ko. And nabili niya lang ng 60,000. So, nakasulit siya ng 20,000. And sabi niya na sobrang ganda ng airgun. Right, so may mga pictures ako na nilagay dito para makita niyo po. Sabi niya dito, sure ball ako sa 150 yards. Hindi ko pa nilayo ng malayo sa 150 yards muna ako. So gusto niya mas malayo pa sa 150 yards. So sabi niya sa 150 yards ay kayang kumama ng airgun. And I think sa piso, dilabas sa piso. Ayan, sabi niya 60 sa 150 yards. So kasi tinanong ko siya dito kung ilang shots ba ang pwedeng makuha, or ilang shots ba ang meron sa 150 yards. Sabi niya 60 shots ang pwedeng mailabas ng airgun niya na PCP sa 150 yards. So yun, so ito yung mga airgun niya. Ito yung airgun niya, no? Sa picture, kung makikita ninyo, ayan, it's made of T7 aluminum, and then sa bolt action siya, hindi siya nakamagazine. May kasama ng silencer, and then yun, naka, I think shrouded ba ang tawag dito guys, hindi siya na, meron siyang silencer, meron siyang dito para na mas accurate yung bala. Ayun, tas may, ayun, it's made for GBC compressed air model, tapos merong serial number. So it is a GBC air rifle. Gumagawa sila ng modified or customized na air rifle na gusto ninyo, like gusto nyo yung magazine, gusto nyo yung may mga sample kayo na makikita sa internet, so you can bring yung samples niyo doon sa GBC at gagawin nila yan. Ayan. So maghintay lang po tayo kasi most ng mga GBCs, marami silang gawa, sometimes 6 months to 1 year, but most na bumili doon, I know, agree kayo ng mga GBC owner na pag natanggap nyo na yung airgun, as in wala kayo masabi, the quality and the paggawa is sobrang ganda. Yan. So, GBC owner, I know na agree kayo. So, ipagawa ako ng airgun, doon ako pagpapagawa sa GBC. Ayan, nakita nyo dito, meron din siyang gun bag. And, he's using an exact King Jablo .25. Ibig sabihin yung airgun niya is .25. Kasi diba, as you talk about yung pellets, merong 177 yung pinakamaliit, tapos 122, tapos merong 0.25 at 0.30. I think merong 0.35. Okay, from 177 na maliit until 0.30 or 0.35. Sa kanya is 0.25. Kaya malakas and mas malayo yung marating ng pellets nito. 150 yards.
You don't need to go sa object or lalapit ng 20 yards like sa mga CO2 natin na kailangan natin lumapit hanggang 30 yards para na or 50 yards para na sa full yung object. Dito, just upo ka lang dito, linitay mo yung object mo 150 yards, no, you don't need to go there. So, sa mga hunters, like, di ba, pag ganito na kayo, merong ngitip pigeon doon, 150 sa malayo, doon sa taas ng poste, just sit here. You don't need to go para lumipad yung ibon, just, you know, we can already shoot 150 yards or 170 yards, no. So, mas malayo, mas maganda, kasi you don't need to go with effort. But, same time, we don't do hunting here in the Philippines. Bawal na daw. And, bawal na, right? Ayan. So, ito yung mga pictures niya. So, mahaba yung tank ng ano ng airgun. Ano yung bomba, yung binobombahan is dito sa banda dito sa at doon malapit sa nilabasan ng bala. Ayan. And yun, nakita niya sa picture. So, he sent me this, yung sa kanya sabi niya sulit yung bili niya ng 60,000. At least nakamura na siya ng 80,000. So, yun do guys, yun yung mga secret code doon. Like, for example, if merong kayong kaibigan na makikakilala kayo na sobrang rami ng airgun kasi pagdating dito guys sa ating larangan na rifle talagang hindi ka parang hindi you're not satisfied pag isa lang yung rifle natin. So commonly like bibili ka ng rifle. So yun yung mga isang bagay dito na hindi ka masatisfied sa isang rifle lang. So kailangan mong bumili. Yung isang bagay na nakikita ko dito. So ayun. Sa kanya, like sa kakilala niya, like meron ng 5 air guns at they nag-upgrade pa rin. Like for example, the imported ng mga ano natin, ng mga air gun, ng mga PCPs natin, nag-worth like 100, pinakamahal is 150, 180,000. So, yung mga sometimes, gusto nila yung mga imported, so ang gagawin nila, ibibenta nila yung mga, hindi naman luma, no? Parang yung mga air gun nila na spare para makabili sila na mas mahal. Okay, para sa kanila, mas mahal, mas maganda. Like, if you love cars, di ba, pag gusto mo mas mahal, kasi andun yung mas feel mo na mas, ano ka, mas okay, di ba, sa mga relo, di ba, pag, or sa cellphone, diba? may mga Android phone na the same din sila, like iPhone, and then sa akin, Oppo, the same din sila ng specs, bakit iPhone, di ba, parang ganun, parang may dating kasi pag mas mahal yung airgun mo. So, sa atin na hindi natin ma-afford yung mas mahal, so pag nagbibenta ng mas mura, tapos makatipid ka na ng 80,000, like, sa kanya, 60,000 yung bili niya. That's a tip po. Pag may makakilala kayo, hintayin nyo na ano, nabibenta nila yung mga gamit nila, then that's the time na bili mo. But, the same time, kasi yung airgun, pag depende sa owner, kasi yung owner po is napaka, ano siya, pecky or talagang inaayos yung airgun niya, nililis yung airgun niya. So that's why pag binili niyo yung mga kasing ano niyan, airgun na yun sa mga taong yun, at least swabe na at na swerte po niyo. Unlike sa mga yung parang tear and wear na airgun, di ba? And then yung bibenta sa inyo, parang pag pecky kayo na taba, pecky na worse. Parang pangit, parang ano pa kung ganyan pa. Bustos. Like pag kayong tao na masilan, yan, masilan sa airgun, syempre lilinisin mo pa yun. Unlike na pagbibili ka ng ano na, pag you don't need to, wala ka nang babaguhin, wala ka nang nisan, so it's worth it. Okay guys, tuloy-tuloy po tayo. And yung kanyang barrel, ito, yeah, may tayo sa picture. Yung kanyang barrel ay gawa German Lothar Walter. Yun yung barrel niya. Ayan, .25. So, pag sinabi natin Lothar Walter, ito, tongue twist na naman ako, ano, Lothar Walter na mga barrel, ibig sabihin quality, yun. Ibig sabihin, yun yung parang ako, lahat ng mga air gunners, pag gusto nila ng barrel, gusto talaga nila, is Lothar. Gusto nila is yung Lothar Walter. Ayun, hindi ko na umanggitin ulit yun. Pag, ano naman, pag mga nasa local, gusto nila is yung mga, ano lang, mga, ang tagot, Dabao Made Brass Barrel, DBV, yung Dabao Made Brass Barrel, pag mga hindi kaya ng budget. Kasi mga Lothar Walter is like 10,000, batakas eh, yung mga stainless nila sa 15, yan. So yun po, at tuloy-tuloy po tayo, nasa, panalo talaga, okay. So yun na, I sent
him din yung mga halik sa kanya yung mga videos ko na I do shout out him. And then ayun, GBC pinakamaganda talo ng to imported bro. So balis sa kanya at sa mga GBC owner I know na agree kayo dito na talo na daw yung mga imported na mga aircon. Yan dun yun yung mga ano nila, yung mga like suggestions lang or comments nila sa kanilang sariling opinion. So sa inyo guys, mga PCP na GBC owner, any comment about that na talo na yung mga imported, alright, GBC is the best aircon base sa mga GBC owner. And then I know, marami pa mga maker dyan na maganda, please do comment and I will shout out, I will make video on you. Just send me pictures and testimonials and a video about this, alright. And then sabi niya, yung kahoy niya is balulay kahoy. And kaya magaan. Yun, sabi niya, ang balulay na kahoy daw is magaan. So, yun sabi niya. And yun yung anak ko. Iga lang. Red. So, alright. Singa siya. Siya yung mga search and destroy ng mga bata. This is my, I think parang hindi alam, parang marami ka na. It's my third son. My fourth coming pa. Ayan. Right, so, yung kanyang, and then naka-nozzle na rin siya. Naka-Yuma regulator. Alam natin guys na yung Yuma, Yuma or Huma regulator. Basta, make a correction below and I will accept that. Sabi niya naka-Yuma regulator na siya. Ibig sabihin, sabi niya, ito yung pinakamahal na regulator. So, pag tama ako, just say your comment in the comment section below. Nagkakalaga po siya ng 8,000 pesos by sa kanya, or more than that. And, nakatono na rin yung kanyang airgun. I don't know, any comment or dagdag tungkol dyan. Sa mga dito is naka number 2 pa lang ako. And yung kanyang lakas ng airgun is from 1 to 6. So, number 2 pa lang siya. So, kaya niyang pumunta sa 6 at siguro mas malakas pa yung ilalabas na hangin ng tawag doon ng kanyang airgun. Ayan. So, tapos, ayun. Yun yung mga sabi niya. So, yun yung specs ng airgun niya. Naka-bolt type. And then, sobrang gaan, sabi niya. Maganda sa plinking. Sabi niya, he will join a competition. So, Sir Luis Aguilar, thank you po sa message. Chat natin. Sabi niya sa akin, if gusto ko bumili, he will give me a... umulan na naman, guys. Pero sabi niya sa akin, pag gusto kong bumili, he will give me hint kung saan ako bibili and kung sino yung bibigyan ko. So guys, thank you so much Sir Luis Aguilar sa inyong message sa akin. Guys, kung gusto nyong i-showcase kayong airgun ninyo, kasi hindi naman tayo makikita kasi busy pa yung live natin, just send me a video and pictures. And yung mga specs ng airgun ninyo para i-show natin ito sa YouTube. Gawin nating fun to guys and let's make this worth it yung pag-usapan natin. Thank you sa mga comment ninyo and sa mga sa appreciation sa pagawa ng video. And lalo na sa mga nag-work abroad Saudi and Kuwait, sa mga friends natin, hindi kayo shout out sa isa. Meron tayo sa Japan and sa US. And you know, they say comment sa YouTube and sa Facebook. Guys, just want to apologize, hindi ako makakapag-comment talaga sa Facebook kasi dito ako most of the times na nag-reply sa YouTube comment. And sabi nila na when they go back here in the Philippines, they're going to buy a PCP airgun or CO2 kasi mayawan sa guys. Marami silang pera, so yun, makakabili sila ng PCP. Ako next year pa siguro. Pero ayos lang yun, as far na may mga mauna na kayo guys. Tapos pag ano, pag marami na kayong airgun, bibili ko lang sa inyo ng mura. Yun naman siguro. Thank you sa pag-comment ninyo at patuloy na pag-sway by. And ano pa, shoutout sa mga friends ko sa Davao and sa Dumaguete, may friend ako dyan. So, yun, gumagawa niya siya, ginagawa, tapos na yung airgun niya. Sabi niya sa akin, pag ano, pakita niya sa akin, then ipapromote ko dito, showcase ko rin sa ating channel. Anyway guys, thank you sa mga information na binibigay ninyo sa mga nagkakaalaman. And sa maulan ngayong umaga na to. So, yun. And sa akin, pag sa airgun na larangan, as far na mag-ipon lang tayo. Yun. So, huwag nating i-squeeze out yung budget natin sa bahay para mabili natin yung airgun natin. Yun. So, especially sa mga married life,
sa may mga pamilya, so huwag natin i-squeeze yung income na yung budget din sa bahay pa para hindi maluto ni Mrs. yung ating airgun. Diba? Pag mahal pa yung airgun din sa work, 80,000. Ay, may isang subscriber and also the comment si, I think dito siya, si sino ba ang pangalan? Ay, ito sa si Ma'am Pema Fishon. I don't know if okay lang shoutout yung pangalan pero niya, but I'm grateful for her kasi sabi niya na bibilan niya yung husband niya ng airgun. So it's like an amazing, no, na yun, mabilhan mo na eh, ako pag, di ba, meron kang miss na ganun na isusurprise ka na bibilan ka ng airgun. Natago siya, gusto ko. Pakita! Di ba ka magalit? Ayan, so ayan, grateful ako doon sa mga wife na yun na binibilhan nila ayan, yung kanyang kanilang husband ng airgun. Sa mga nasan dyan na mga mister and mga barakos dyan na sino sa inyo ang nabilhan na ng misis nila? Right? If you do so, please leave your comment below. Ano yung feeling nyo na nabilhan kayo? Anong airgun ang nabili ng partner ninyo sa inyo? Alright guys, thank you so much. And this, parang ito lang yung muna for this morning. Yun, enjoy hunting. Oy, bawal na yung hunting pala. I just want to share it sa mga baguhan pa na nakakanood dito. Bawal na po yung hunting sa bilog buong Pilipinas. Sa bilog na bilog na Pilipinas. Ayun, bawal na po. And ayun, so we can only do flinking sa paura natin and competition. Buy expensive kind of airgun and showcase that. Talaga na lang. So, pagandahan na tayo ng airgun sa mga kaibigan natin because we're not allowed to do hunting here in the Philippines. Guys, thank you so much for watching and this is Dave Lopez and this is Jacob, my son. Sila yung gumana ng mga airgun ko. So, next year, I'm going to invest in airguns. PCPs and CO2. Gusto ko may CO2. Isa sa mga friend ko, meron siyang PC airgun na CO2 na parang ano din, minsanan lang, minsanan ng mga airgun. So gusto ko mag-collect ng Nimrod, gusto ko mag-collect ng ano pa, ng Nimrod, tapos Roger, tapos Valiente, pati pa pong mga Philippine made airgun na alam mo yung sooner later or GBC na mawawala na sila kasi ma-manufacture siya ng PCP. At least meron na ako nun, di ba? So yun guys, so thank you so much for watching and always keep safe, enjoy and relax. Tama ba? May kulang ba? Enjoy, keep safe and chill. Alright guys, thank you so much for watching. This is Dave Lopez from Airful Hobbies and see you soon. Just basta, chill out. Bye.